showbiz fanatics, pungsoy expert, nagbigay ng isang nakakatakot na prediksyon sa buhay, pag-ibig at karir ni Mr. Alden Richards this year 2023. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Year 2023, syempre maraming salamat po dahil pinipili nyo pa rin po ang ating channel sa pagbubukas ng taon na ito na magkakasama pa rin tayo. Salamat po sa inyong panonood at pagsusubaybay. So narito po ang inyong mga komento, no, mula sa ating mga last update. Sabi ni Ma'am Shinoemi Candace, sus daming mga inggiter at inggitero. Ano yan? Di lang nabigyan ng free ticket, eh ganun na lang kung i-bash nila yung tao. Flop ang concert, hello, kita sa mga movie na mga artista na nanonood, talagang nag-enjoy sila. Dinumog na mga tao, tas sasabihin pa na lugi daw, maaga pa sold out na mga tickets, which is very, very true. So, napatunayan naman ng lahat ng mga artista at celebrity na pumunta po doon sa concert na yon, na successful po yung pong concert na naganap na pinangunahan ng team ni Alden Richards. And also Miss G Kapura said, merong manonood dyan sa Eraserhead concert, yung mga fan nung kapanahunan ng Eraserhead. Kahit naman ngayon, kinakanta pa din ng mga kabataan yung songs nila. Iba nga, di nila naabutan, pero may mga video naman YouTube, nalalaman din nila classic na kanta nila. Di na mawawala yan, maganda din kanta nila. Opinion lang, which is very true naman eh. Kahit po yan ay sumikat ng 90s, hanggang sa ngayon mga kabataan kinakanta yan. At marami rin mga kabataan na na-involve dun sa concert, ha. At may kita natin talagang pinagbuhusan nila ng panahon. Maybe pinag-ipunan pa nila yan para lang mapanood ng Eraserhead. Kasi Eraserhead is a classic, musical classic po yung mga kind of music po nila. And Miss Lina Sarina said, hindi pa kasi napapatunayan, pinapangunahan na. Sasabihin plop para lang pag-usapan kahit walang evidence. Gusto lang magka-issue para mapansin sila at sumikat. Si Alden pa ba? Kahit siya lang, tatangkilikin pa rin at susuportahan. Hindi yan papabayaan ng ADN ng kanilang millions na fans ng Aldab. Kaya paano magiging flop number one ang Alden Richards? Ayan. Ito naman pong isa sa mga supporters po ni Alden Richards, ano, na talagang makikita natin na kapag naman talaga nagsama ang Aldab Nations, lahat po ng mga fans sila, even the OSF, ay nako, baka kulaangin po yung isang araw ng concert dahil sa dami ng mga pupunta. Diba? So, talagang wala po silang ebidensya na nag-flop po talaga yun. And Miss Elma Nipe said, Happy New Year, Miss Darrens. Thank you for sharing the interview of Alden. But it seems the background music is too quite louder than what he was saying nonetheless. Thank you and more power to your channel. God bless us all this 2023. Ayan, I am greatly apologize po sa mga medyo nalakasan natin yung background music. Hayaan po ninyo na pagbubutihin pa natin yung pag-editing natin para talagang mas maintindihan ninyo. Thank you po Ma'am Shi Elma, ha, and God bless po sa inyo. And also Happy New Year din po. So, salamat din po dahil lagi po kayo nakasubaybay sa atin, and God bless you din po this year 2023. I'm always looking forward to see you always on our comment section, na lagi po kayo nagbibigay ng inyong mga reaction, diba? And of course, salamat din po for correcting me dun po sa video na lumabas. Hindi pala masyadong narinig, no? So, ma'am, sabi naman ni Ma'am Shilibay Malyari, admin, alam natin kung anong pinagdaanan ni RJ. Ang sinasabi niya, silang dalawa ni Main Aldab, Israel and couple. God bless Aldab and admin. Thank you Ma'am Shilibay. Ayan. Syempre po, if you are really a supporters and the followers of Alden Richards and Main Mendoza, mauunawaan natin kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa ngayon. Tanging tayo lang na mga talagang totoong fan at totoong nagmamahal kay Alden at ni Main ang makakaunawa sa mga detalye ng pinagdadaanan nila. Kasi may mga fans kasi na bumitaw na, umayaw na, 'di ba? Parang galit pa sila kay Alden at kay Main, 'di ba? But syempre tayo po bilang mga fan, mga followers po nila, ang tangi lang naman natin pwedeng gawin, isuportahan sila sa mga gusto nilang gawin, 'di ba?
But anyway, maraming maraming salamat po sa inyong mga komento. Kung may mga nais po kayong sabihin o mga puna na nais nyo pong sabihin sa ating channel, pwede nyo po yan i-comment sa comment section. At ano po yung nais ninyo sa loobin patungkol sa mga update po natin. January 2, and now, panoorin natin itong video na ito. Maraming nag-aabang dito, I'm sure. So, sorry ah. Sa lumabas sa cards ni Alden, pwedeng mag-flop siya next year. Kumbaga, hindi niya lucky year next year. Isang nakakagimbal na pangyayari or isang nakakagimbal na video nga ang lumabas ngayon sa YouTube kung saan ay isang Pugsoy expert ang nagbigay ng kanyang pangitain or prediction para kay Alden Richards. Kasi alam naman natin na pagpasok po ng taong 2023 or before, kasi it was posted last December 26 sa YouTube channel po ni Romel Chica. Ayan, so pinahulaan niya, naghingi siya ng mga prediction sa mga artistang sikat at napasama dito si Alden Richards. At hindi po kagandahan yung mga nakita niya sa baraha. Dahil marami po siyang mga parang sinasabi po ng Pugsoy expert na ito, yung mga patungkol sa mangyayari kay Alden Richards sa kanyang personal, sa kanyang career, maging sa kanyang love life at marami pa pong iba na ikinagimbal ng marami. Kasi gusto ko lang po kayong i-remind na anuman ang mapapanood or maririnig po ninyo sa video na ito, ito po ay kumbaga parang hindi natin pwedeng isaalang-alang or kailangan natin isaalang-alang ng lahat ng mga nangyayari sa atin. It is always comes from the decision that we make. So ito pong mapapanood or maririnig natin video is isa lang sa mga January prediction 2, ng isang Pugsoy expert. Let's watch this. So sorry ah. Sa lumabas sa cards ni Alden, pwedeng mag-flop siya next year. Kumbaga, hindi niya lucky year next year. Hello. Hindi na katulad ngayong 2022. At saka yung mga nagdaan taon. Kasi lucky siya nung mga nagdaan taon, okay. Eh, di ba? Okay, so ito ang so, ito taon. Ang year na hindi para sa kanya. Sa business naman, magiging okay siya. Pero career... Pababa. Love life. Wala. Ever. Ever. Bakit walang love life si Alden? Actually, siya, more on pera. Mas iniisip niya magkapera. Pantulong. Maaari sa family niya, ganun. Parang may kinatatakutan to. Maghirap. Pwede. Bumalik sa dati. Aya siya. Panay, trabaho ng trabaho. Trabaho lang ipon siya ng ipon. Kaya ayaw niya muna ng pag-ibig. Pag-ibig. Pero meron ba siya napupusuan? Actually, wala rin. Matutuloy kaya yung pelikula nila ni Bea Alonzo? Pwede. Pwede. Oo. Kaya lang, kung next year nila ito gagawin may loves, yung pelikula na to, hindi hahakon. Hindi. O ano man po yung mga narinig natin ngayon, kagandahan man o hindi, lagi nating tandaan na ito'y gabay lang. Ang tanging makakaalam pa rin ng ating kapalaran ay walang iba kundi ang Diyos lang, di ba? So ito isang guide lang. At ano man yung mga narinig natin, lagi po natin tatandaan na base po sa mga naging desisyon natin ngayon, ang magiging tayo kinabukasan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching!